Shout out kay Jeomar Kabuguas Kabanata 411 hanggang Kabanata 420. Si Ted Summers ay lubos na nagalit na gustong maparusahan ang mga salarin sa likod ng sakuna ng kanyang asawa. Walang inaasahang luluhod siya sa harap ni Alex Rockefeller bigla. Ito ay isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Betty Dawson sa hindi makapaniwala habang tinakpo ni Hailey Lawson ang kanyang bibig at nagpakawala ng malakas na hininga. Ang iba sa mga tao ay tumingin sa pagtataka. Maging si Alex Rockefeller ay nagulat din. Wala siyang ideya kung sino si Ted. Sino ka? Ganito ba ang pagbati mo sa mga tao? Mabilis na tumayo si Ted at ngumiti. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, Mr. Rockefeller. Hindi niya sinasadyang lumuhad, ngunit bumigay ang kanyang mga binti dahil sa gulat. Pagkatapos ng lahat, si Ted ay isa ring libreng ahente ng Divine Constabulary. Dati niyang nasaksihan si Alex na nagpadala ng isang hunk na nagngangalang Steel Tower na tumilipad ng isang suntok lang sa Serenity Villa. 2 araw na ang nakalipas, nabalitaan niya mula kay Sky Melvis na pinatay ng napakabatang lalaking ito si Scott Pattinson ng pamilyang Pattinson ng Alaska. Ang mga Pattinson ay nagalit at nagsimulang magplano upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Scott. Kahit na ganoon, nanindigan si Sky na ipinagtanggol at tinakpan nila si Alex. Nangangahulugan iyon na hindi matutumbasan ng Pattinsons ang kahalagahan ni Alex. Para naman sa pamilyang Summers, wala silang katumbas sa mga Pattinson, kaya paano siya, si Ted Summers, ay nasa maling panig. Sumigaw agad si Betty Dawson, kalokohan. Itong makulit na beauty salon ang dapat sisihin sa aking mga pamamaga. Muli, sinampal siya ni Ted Summers sa mukha. Tumahimik ka. Kung sinabi ni G. Rockefeller na ito ay isang reaksyong allergy, kung gayon ito ay isang reaksyong allergy. Kung magsalita ka pa ng kalokohan, sasampalin kita hanggang sa matanggal ang ngipin mo. Umiling si Alex, kung ang mga pamamaga mo ay mula sa mga produktong ginagamit ng beauty salon, hindi ka na maghihirap ng ganito dahil malocalize ang pamamaga. Allergic ka yata sa seafood. Kumain ka na ba bago pumunta dito? Lobster, alimango, isda, hipon. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong doktor na ikaw ay lubhang allergy sa pagkaing dagat? Sa pagtatangkang pabulaanan ang pagtatasa ni Alex, mariing itinanggi ni Betty na nakakonsumo siya ng anumang seafood bago pumunta rito. Sinundot ni Alex ang daliri sa tiyan niya. Sa katutubo, ibinuko ni Betty ang kanyang bibig at nagsimulang samuka. Ang suka ay labis na kasuklam-suklam at amoy ng seafood, na may mga piraso ng hilaw na isda pa rin ang nakikita. Tinakpan ng mga tao ang kanilang mga bibig at tumingin kay Betty na nagtataka. How dare you frame the godsister ni Mr. Rockefeller? Pagod ka na bang mabuhay? Si Ted ay nagsilbi sa kanyang asawa ng isa pang pambubugbog. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsubok, ang mga resulta ay nakakagulat, upang sabihin ang hindi bababasa. Siya ay ganap na gumaling, na ang lahat ng mga numero ay bumalik sa kanilang mga normal na antas. Ito ay kahangahangang balita para sa isang may karanasang propesyonal sa larangang medikal, isa rin ang utak sa likod ng ilang kritikal na tagumpay. Bilang isang propesyonal, naunawaan niya ang kahirapan. Nakaakibat nito, paggamit ng gayong mga tagumpay. Bago ito, hindi siya naniniwala sa pagkakaroon ng napakagandang sangay ng pagpapagaling. Hanggang sa ipinakita sa kanya ni Alex ang daan, ganoon. Nag-iisip lang siya ng paraan para maipahayag ang pasasalamat kay Alex nang tumawag ito. Mahal kong Rockefeller, kanino mo ito narinig? Hindi ako uuwi, naalala ko na. May kasuklam-suklam na babae na ito, isa sa mga pinakahindi makatwiran at kasuklam-suklam na mga babaeng nakilala ko sa tingin ko siya ang manugang ng pamilya Summers ng California. Anyway, sinaktan niya ang katulong ko at hiniling na oprahan ko ang matanda. Sus, kung hindi lang ito ang pinakakatawa-tawa na narinig ko. Reklamo ni Andrew sa telepono. Nalinaw na ang lahat. Ang babaeng tinutukoy ay si Betty Dawson. Siya ay mayabang na pumunta sa main hospital kasama at binugbog ang mga tauhan, ang dahilan kung bakit tumanggi si Andrew na isagawa ang operasyon at nagsinungaling sa pamilya Summers, sinabi na babalik siya sa Switzerland. Si Ted Summers ay halos isang mystic level fighter at madaling makinig sa usapan. Nagalit siya nang malaman niyang asawa niya ang dahilan kung bakit tumanggi si Andrew sa operasyon.
Sa impluwensya at kapangyarihan ng pamilyang Summers, nakakapagtaka na mabibigo silang makakuha ng mga serbisyo ng dayuhang doktor. Itinuturing ko ang aking sarili na isang magaling na masahista, Mr. Rockefeller. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon na ipakita ang aking kakayahan? Gusto ko siyang kuskusin ng malinis sa paligon. Agad na nagsiksikan ang mga babae kay Alex Rockefeller. Ang ilan ay nagsimulang hawakan siya. Nagulat si Alex. Gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang walang humpay na pang-aakit sa mga babaeng ito. Sa kabutihang palad, kaagad na sinaklolohan siya ni Haley Lawson. Okay, okay, hold yourselves, my girls. May asawa na siya, sorry. Inakay ni Haley si Alex sa kanyang opisina at nakahinga ng maluwag pagkatapos isara ang pinto. Malaki ang utang. Naloob ko sa iyo, Alex. Salamat sa araw na ito. Narito, ang cheque na ito ay para sa iyo. Tiningnan ni Alex ang opisina niya bago sumagot, no way. Ito ang kabayaran ng pamilyang Summers para sa pinsalang ginawa sa iyong beauty salon. Bakit ko ito kukunin sa halip? At saka, hindi ako nangangailangan ng pera. Well, kailangan ito ng nanay mo. Ang pagsira sa Rockefeller Group sa loob ng 3 buwan ay hindi madaling gawain, at kailangan niya ang lahat ng perang makukuha niya. Kung wala ka, hindi ko makukuha ang cheque na ito, at ang mas malala pa, ang aking beauty salon ay ilang sandali pa bago magsara. Nararapat sa iyo yan. Hindi, may sapat akong pera. Itago mo ito para sa iyong sarili. Hindi tinanggap ni Alex Rockefeller ang imbitasyon ni Charles Carter sa hapunan. Nakipag-appointment na siya sa Miranda Film para gamutin ang hindi masabi nitong karamdaman. Isa pa, nakaramdam siya ng matinding guilt sa tuwing nakikita niya si Charles. Marahil ito ay ang nakaraang insidente kung saan siya ay natulog sa parehong kama ni Haley sa Michigan. O sa oras na iyon, marahil ay kailangan niyang linisin ang aphrodisiac na gamot sa katawan ni Haley. O baka naman ang hindi sinasadyang yakap na nangyari ilang sandali lang ang nakalipas. Nagulat siya nang malaman na napakaraming intimate encounters nila. Masyadong delikado, naisip niya. Tila may namumoong urge sa kanyang katawan. Kailangan kong panatilihin ang aking distansya mula kay Haley. Napaisip si Alex habang dinadial ang numero ni Miranda sa kanyang telepono. Naghanda siya ng ilang pills kagabi. Gamit ang kanyang chi sa parehong oras, ito ay dapat na isang madaling trabaho sa paggamot sa kanyang karamdaman. Gayunpaman, sinabi ni Miranda, "Oh, mahal kong Rockefeller, ikinalulungkot ko. Natigil ako sa trabaho. Maaari ba nating gawin ito ngayong gabi? Tatawagan ulit kita mamaya." Pumayag naman si Alex. Binigyan siya nito ng pagkakataong makausap si Dorothy Essex tungkol sa proyekto sa California Bridges and Railways Inc. Kabanata 416 hanggang 420. Sa sobrang init ng pag-uusap sa telepono, nagdilim ang ekspresyon ni Alex Rockefeller. Pagkatapos ng nakaraang encuentro, huminto saglit ang pamilya Essex ngunit nagbalik upang gumawa ng kalituhan, tulad ng mga ipis na hindi tumitigil sa paglitaw kahit na sila ay nollipol. Parehong nagmamadaling umuwi ang mag-asawa sa abot ng kanilang makakaya. Pagdating sa mga pintuan, narinig nila ang pag-iyak ni Claire Essex. Nakaupo siya sa sahig na namamaga ang kaliwang mukha, magulo ang buhok at isang nawalang tsinelas. Si Beatrice Essex ay mayabang na nakatayo sa gilid, cleaver sa kanyang kamay. Halatang binugbog din siya, may dugong dumadaloy sa ilong. Kung lalapit pa kayo, lahat kayo ay pupunta sa akin. Sigaw niya, pumasok sa bahay sina Dorothy at Alex ng sandaling yun. Ayos ka lang ba, nanay? Paano mo, uncle? Napangisi si Dorothy nang makita ang namamagang mukha ni Claire, habang si Alex ay lumapit kay Beatrice at tinanggal ang cleaver sa kanyang pagkakahawak. Marahan niya itong hinayla sa likod. Tumayo ka at itigil mo ang pagdurugo mo. I will do the fighting, mahinahon niyang sabi. Imposible. Paano niya nagawa? Napasigaw si Emma Essex sa gulat, hindi matanggap ang nangyari. Hindi ito dapat mangyari. Ang mga bagay ay dapat na naging iba pang paraan. Pinatumba ni Alex Rockefeller ang humahagulgol na bodyguard sa pamamagitan ng isang sipa at tiningnan si Emma ng may ngiti sa mukha. So ito ang mga malalakas at makapangyarihang mandirigma na kinuha mo. Sus, sigurado ka bang hindi sila taga-film studio?
Nagtataka ako kung ang mga assets ay masyadong strapped para sa pera upang umarkila ng aktual na mga manlalaban pagkatapos na mawala ng pagkakataon na magtrabaho sa Willen Realty. Siya ay nakakatawa, mapilit at nangingibabaw. Si Madam Joan at ang iba ay nanunood sa takot. Napailing si Beatrice Assex kahit na nagsimula siyang isipin na si Alex ay kamukha ni Mast, ang kanyang lihim na manliligaw. Hindi, hindi, hindi maaari. Ang maskara ay mula sa mga awtoridad. Hindi maaring siya iyon. Umiling siya, nakakabaliw. Alex Rockefeller ay dahan-dahang lumapit sa kanila, isang hakbang sa isang pagkakataon. Nang makita ang bodyguard na bali ang paa sa sahig, si Anderson Assex ay natakot sa kanyang talino. Baliw, baliw siya. Hindi, ayokong maging wheelchair-bound sa natitirang bahagi ng aking buhay. Kaagad, pinili niya ang unang pagpipilian at lumuhod sa harap ni Claire Assex. Nanlaki ang mga mata ni Claire sa pagtataka. Samantala, si Beatrice, na nakahawak pa rin kay Claire, ay nagnakaw ng sulyap kay Alex. Mukhang medyo iba siya ngayon, medyo manlayer kaysa dati. Parang mask lang. Hindi, hindi, isa lang itong ilusyon. Gawin mo, nanay. Sabi niya kay Claire, smack. Kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, sinampal ni Claire si Anderson. Maraming salamat sa suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Aalis tayo sa mismong bahay na ito sa loob ng 3 araw, umiyak niyang sabi. Pagkatapos nito, putulin namin ang aming relasyon sa iyo. Malaki, inaasahan ko iyon. Tumalon sa tuwa si Madam Joan. Tumira sa ilalim ng tulay, mga palaboy. Umungol si Anderson. Isang magandang babae ang nakatayo doon. Hindi ang kanyang asawa, si Dorothy, kundi ang kanyang hipag na si Beatrice Assex. Nanlaki ang mga mata niya sa takot nang mabilis niya itong tinulak palayo. Ikaw, bam! Napaatras ng ilang hakbang si Beatrice at sumalpok sa ref. Itinulak mo ako, bulalas ni Beatrice habang nakatingin kay Alex. Usually, babalaan na sana niya agad si Alex, pero ngayon ay parang isang mahinang babae ang inaasal niya, na hindi karaniwan. Binalik ni Alex ang kanyang mga kamay at sinabing, paumanhin, akala ko ikaw si Dorothy. Kakatwa, hindi galit si Beatrice bagkus ay tinakpan ng kamay niya ang ilong at labi ni Alex. Tuldok, natigilan si Alex. Kahit kailan ay hindi sila nagkaroon ng ganoong intimate encounter. Maliban doon. Gabi, syempre, kung saan siya napunta sa kanya pagkatapos ng droga. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tinulak niya ang kamay niya. Biglang nagtanong si Beatrice, maske ka ba? Nabigla si Alex at paulit-ulit na iniisip ang sarili, iniisip kung ano ang ginawa niya para ilantad ang kanyang pagkatao. Bago pa niya ito itanggi, nagpatuloy si Beatrice, siguro ginaya mo siya pagkatapos mapanood ang video niya, di ba? Hindi. Hindi ka kamukha niya. Tinapakan niya ang paa nito at mabilis na lumabas ng kusina. Iyon ay isang magandang takot. Alam kong, hindi maaring siya iyon. Nakahinga ng maluwag si Beatrice. Ang maskara ay isang mapamilit, nangingibabaw, kaakit-akit ngunit tapat na tao. Kahit na si Alex ay may isang katulad ng ugali at hairstyle, iba talaga ang vibe na binigay niya. Ang mahina sa kusina at ang nangingibabaw na mask ay dalawang magkaibang nilalang. Mababaliw na ako. Pumasok si Beatrice sa sala at mabilis na ginapos sa paghahanap ng bahay ni Claire. Assex, halika dito. Gusto kong maghanap ng $20 million villa. 20 milyon. Ang mahal niyan. Bulalas ni Beatrice. Ano ang alam mo? Ganun kalaki ang pera niya. Kung hindi namin ito gagamitin, ang nanay niya. Baliw ang babaeng iyon, Brittany Rockefeller. Gustong sirain ang Rockefeller Group sa loob ng 3 buwan. Maniniwala ka ba? Well, ayoko. I'd rather use the money to buy myself a villa, kaysa hayaan mo nalang masayang. Ah, may swimming pool din. I love swimming. Kahit na ang Maple Villa ay isang perpektong pagpipilian, ngunit magiging awkward ang mga bagay kung babalik si Brittany. Natatakot pa rin si Claire sa kanya. Bakit hindi ka kumuha ng isa na may tag na $10 milyong sa halip? Mungkahi ni Beatrice. Hindi, gusto ko ng $20 milyong na villa. Sa pagkakataong ito, pumasok sa kusina ang totoong Dorothy. Sigurado ka bang gusto mong bumili ng villa para kay inay? Sa pagkakataong ito, sinigurado ni Alex kung sino
Ito bago siya hinayla sa isang malalim na yakap. Siyempre, saan ka pa pwedeng manatili? Ayaw ng nanay mo na tumira sa Maple Villa 4. Sure, pero ang pera, huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ka kumukuha ng pera? Sagot ni Alex, relax, legitimate cash yan. Ang aking ina ay napakayaman ngunit, kamakailan lamang nalaman ang tungkol dito. Siyempre, hindi niya masasabing niloko niya ito sa isang malas na lalaki. Pagkatapos ay, hindi niya gugustuhin gamitin ito. Shoo! Ang kusina ay hindi ang iyong lugar. Marahang itinulak siya ni Alex patungo sa pinto. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Kaya kung maghugas ng gulay, ang iyong mga kamay ay nararapat na mas mahusay. Umiling si Alex, para saan naman? Hinawakan ni Alex ang kamay niya at marahan itong hinalikan. Para sa labi ko, okay, okay, dapat kang pumunta at maghanda para bukas. Pipirma kami ng kontrata, sa Roadways and Bridges Inc. Pagkatapos ng lahat, sabi ni Alex. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang walang awa, nakislap, pagdusa ang kahihinat na nang pising sa akin of Madam Joan. Ang hapunan noong gabing iyon ay napaiyak ang magkapatid na sex. Sinabi ni Dorothy a sex sa kanyang ina. Si Claire, Nay, ito ang tinatawag nating tunay na pagkain. Ang mga niluto mo ay hindi nakakain sa pinakamahusay. Ang tiyan ni Beatrice ay puno ng pagkain habang tahimik na nakatingin kay Alex. Matapos lunukan ang huling piraso ng inihaw na baboy sa gravy, dinilaan ni Claire ang kanyang mga labi at sinabing, galing ako sa isang mayamang pamilya at hindi na kailangang gumawa ng anumang gawaing bahay. Sabi ng tatay mo noon, hand model daw ako. Isipin mong maswerte ka, na pinagluto pa kita. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alex. Jer, Alex, bakit hindi ka naghuhugas ng pinggan? Isa pa, unemployed ka pa rin di ba? Pagkatapos ay nakatakda na, ikaw na ang magluluto para sa amin simula ngayon. Bumalik si Claire sa kanyang tunay na sarili pagkatapos ng masaganang pagkain. Busy ako, at may appointment ako ngayon. See you! Tumayo si Alex at umalis. Halika, kaunting pera, at mayayamot ka at kung ano pa. Tumayo na rin si Dorothy. May trabaho pa akong gagawin. Doon na ako sa kwarto ko. Nabaling ang atensyon ni Claire sa kanyang bunsong anak. May mga assignments akong dapat tapusin. Tumakbo si Beatrice sa hagdan. Sino ang naghuhugas ng pinggan noon? Ikaw ay, tingnan mo, kahit hand model ka, iniwan ka pa rin ng asawa mo para sa ibang babae. You insolent brat, tinawagan ni Miranda si Alex ng alas 8:30 ng gabing iyon. Sa wakas ay tapos na siya sa trabaho at, ngayon ay bumalik na sa kanyang silid sa hotel sa The Hilton. Ano ang ibig mong sabihin? Na ipapagamot kita sa hotel. Biglang tumanggi si Alex. Kung tutuusin, mukhang hindi masyadong bagay ang nag-iisang babae at nag-iisang lalaki sa isang silid ng hotel. Ngunit muli, ang sakit ni Miranda ay medyo kakaiba at medyo kilalang kilala. Ang kanyang pagtrato ay medyo nakakahiya, kung sasabihin. The hotel turned out to be the perfect spot. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Alex sa kwarto. Pagkatapos ng katok, binuksan niya ang mga pinto at nakita si Zendaya. Nagtataka namang tinignan ni Alex ang room number. Nakarating ba ako sa tamang lugar? Oo, ginawa mo. Pasok ka. Umiti si Zendaya. Pagpasok niya ay nakita niya si Miranda na papalabas ng banyo na basang-basa ang buhok. Isang puting tuwalya ang nakapulupot sa kanyang katawan, nakalantad ang kanyang malasutla at mahabang binti, na labis na. Ikinatuwa ni Alex. Masayang bati ni Miranda kay Alex. Damn, napaka-accessible ba ng mga banyagang babae? Isip niya, habang sinusubukang iiwas ang mga mata. Gayunpaman, ang kanyang kasuutan ay ginawang mas madali ang paggamot. Ang proseso ay medyo nakakahiya, kasama si Miranda na nagmamadaling pumasok sa banyo at namumula si Zendaya. Naging matagumpay ang paggamot na nagpagaling kay Miranda sa kanyang nakakainis na karamdaman. Nangako siya, sumulat ng isang walang kamali-mali na artikulo na nag-e-endorso at nagtataguyod ng mga benepisyo ng tradisyonal na gamot. Dahil ayaw ng manatiling arte, umalis si Alex. Gabi na, aalis na rin ako, sabi ni Zendaya. Sabay silang umalis sa The Hilton. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, isang paparazzo ang
Abala sa pagkuha ng mga larawan nilang naglalakad palabas ng lobby ng hotel nang malapit. Si Emma Asex ay matalik na. Nakaupo kasama ang isang lalaki sa opisina ng South Cali Structures. Ang lalaki ay si Ethan Hawke, anak ni Thomas Hawke at may-ari ng South Cali Structures. Nasa meeting noon si Thomas habang naghihintay sila sa labas. Kasama si Ethan, tiwala si Emma na tatataka niya ang deal. Habang iniisip niya kung paano niya madudurog sa wakas ang kumpanya ni Dorothy pagkatapos. Mas secure ang deal, lalo siyang nasa sabit. Sa kagustuhang pasayahin si Ethan sa abot ng kanyang makakaya, ipinatong pa nito ang hita sa kondongan nito. Sa sandaling iyon, pumasok sina Dorothy at Alex. Bakit ka nandito? Nagdilim ang ekspresyon ni Emma. Oh,